Tapos, after nito guys, exciting din yung mga laban natin. So, meron pa tayong dalawa for the day. No, dami pa. Diyan pa yung Onyx Minana. Onyx Minana. Tsaka ano, TNC versus Blacklist. Grabe. Ang dami nating aabangan dahil ito na yung panahon na pwede na tayong magdesisyon. Actually, pagkatapos ng araw na ito, pwede na nating malaman ng top 6 teams na papasok sa playoffs. Pero syempre, narito na ang bakbakan. Game number 3, AP Bren at Echo. Now, ito yung sinasabi natin. It's either you ban the Paquito or you replace the Lancelot. But this time, they replace the Lancelot. They let the Paquito slide. At nag-iba pa rin sila, even yung kanilang EXP, yung makakasabay sa mga ganitong klaseng kaagang bakbakan. So yun, sinasapak-sapak lang. Ang aga ng suntukan. Parang nga lahat. Parang kasama sa minion wave. I-clear ko muna yung minion wave, yung pala hero. Yung muna ginagawa natin yung mga players. So napaka-importante ng mga pokes ngayon. Para sa ating mga kupunan. Sting of pokes! First blood! Para dito kay Sanford! Pero may bawi ba? Okay, ano muna. Iikot lang saglit. Pero medyo delikado yata. At hindi yata pahihingahin ng Echo dahil nandito na sa may buff ni Kyle at Hizzy na gamit ang Retribution para lang hindi ma-delay. Pero grabe naman talaga. There is another kill para sa side ng mga Orca. Dalawa kagad ang tutumba dito para sa AP Bren. Nagmamadali ang mga Orca. Top global show para kay Yawi. Nakita natin eh na parang kahit nagpahinga, walang kupas. Nagpahinga ba talaga? Eh parang mas nagbatak pa yata sa Nag-grind pala ng badge, no? Oo, top global eh. Pero dito nga eh, sabi si Tanky Flat Easy, eh siya pa rin ang pinaka, ang may hawak ng pinakamataas sa damage taken per minute. Wow. Sa MPL history with 6,355. Ito ba yung goal ni Carlo? Ni Carlo, oh. Yung highest na damage taken. Grabe, ang lalim ng history nilang dalawa kasi pares din silang TZ Brothers before. Oh man, the redemption arc. Ibang arc na to eh, para sa, ano eh, sa dalawang magkapatid. Oo. Tsaka dati pala si Flap TZ Barats pa noon. Baksha, mga ganong hero sa XP lane. Ito, nakita natin, Heavy Spin. Ganun pa sa security card, TZ. Ang unang pagong para sa ating laro. Hindi sila nakontento doon sa heavy spin lang eh. Di ba? Tinawag pa nila si Sanford na, okay, Sanford, tara, Dragon. Just to secure the turtle. And kung naging trend kasi na nangyayari for both of these teams, kapag sinasayaw nila yung turtle, yung Lord, sasayawan nila ng matindi. Ngayon na hindi na nila sinasayaw, is it safe to say na hindi sasayaw sa Lord mamaya? Yeah, pwede. Pwede kasi may pangsimula na sila ng gulo eh. Andyan si Sanford, unlike nung hero niya kanina, kailangan mong maglakad, kailangan mong hanapin yung tamang spot. Pero kasi yung Sanford, okay na eh, pero yun. Nag-flicker out pa nga dito si Ogwen. Habang makakatakas ba, meron suntok, pero under the direct action, maasim nga lang. Super Marco with a kill. Pero importante dito, nagkapalitan natin dalawang teams. At mawalan ng vision muna ang parehas na kupunan. Yeah, second death na dito ni Ogwen. At talagang pinupuruhan siya ng kupunan ng Echo. Alam kasi nila na na matagal pa kukunat yan. And bigyan ka agad natin ng bigyan. Lamang din naman si Yawi eh, kay Ogwe ng isang level eh. So ideally, ang plano dito ng Echo is samantalahin yung lead. Every single lead na nakukuha nila. Tsaka tinatansya din ni Yawi kanina na kung mapapatay ba niya nang hindi gumagastos ng flicker. Pero nung hindi, nakita niya nabuhay, kinumit na talaga niya. Kasi either way, kahit hindi naman siya mag-flicker doon, may tendency siyang mamatay doon sa mga heroes ng AP Bren. So, therefore, kumuha na lang tayo ng isa para kung mamatay man ako, at least even yung trade. But Echo is sitting at a 1.5k gold lead. Entering this next turtle, maaari nilang puhunan ulit yung ginagawa ni Yawi na kuha mo tayo ng isa bago tayo mag-turtle. Sabi nga dito ng Echo, tapos na kami sa pag-a-adjust. Games 1 and 2, nag-minotore, nag-healing plus setup dito si Yawi. Sabi niya, hindi, explosive naman. Na-miss ko yung Joe. And top global show, ladies and gentlemen, para dito kay Yawi. At ngayon, second turtle ng ating game. Sisimulan na ni Carl. Hawak niya rito or nilalagay niya sa poder. Naka-reveal din ang pwesto dito ng mga players ng Echo. So, nandito na si Flap TZ at Sanford. So, kanya-kanyang individual na target na. Pero Yawi dito ay mahahatak pa nga. Mabibili na sumipa.
Ganon super Marco with a kill. Pero ma-petrify pa na ka-sandboard ko RTC ang makakakuha ng turtle. Tapos merong disperse stop para kay Owen. Meron pang heavy spin para kay RTC. Kanya-kanya ang target. Pero isa lang ang casualty para sa game sa si tama na yun. Si Benny Cutie ha. Yun ang nga pupuntirahin niya si Super Marco. Nandun yung mga normal. Pero nandun din si Flap T, si Netherlum na nagamit din. Cyclone, ay aabot ba? Hindi na nga yata dahil view makakakuha ng kill. Okay, hahabol pa si Sanford dito, hindi pa sila tapos. Ang buong kubunan ng Echo at ang Beast. Talagang suntukan lang, nandun yung mga recall. Kyle Dizzy tatanggapin ang kanyang kapalaran dito na babagsak siya. Grabe, palitan lang talaga ng mga skills. Dahil habang nangyayari yun, meron din nandoon sa may mid lane at diretso ngayon ang Echo doon sa may top para makasira ng Torre si Benny Cutie. Ayan na. At medyo mapo-force na mapalalim ang AP brand ngayon sa sarili nilang mga pwesto. Konting pitik na lang ang Torre sa top lane. Dahil na pag-uusapan natin kanina eh. Yung mga recall-recall na ganyan eh, may sample size na eh. Na kapag nag-recall ka ng maaga, may mga nangyayari. Alam mo, gusto ko lang din pansinin how big it changed the whole picture right from game number 2. Kung kanina pinipwersa ni Flap TZ na may mag-react sa kanya, ngayon pinipwersa ni Sanford na sumama ka dito, Flap TZ, hindi nila kaya nang wala ka. No. Kasi pag nag-dragon, itong si Sanford, andun yung threat ng Petrify, andun yung higo, pero ito na. Sabi niya, sige, hindi na kita pahihirapan. Wala na. Kami na pupunta sa'yo. Nakuha agad. Nauna na rin kasi sa lane. Uy. Okay, so may konting poke dito sa may top. At sa may bottom lane ay kukuha lang din ng Torre ang Echo. So magpupush lang din doon. Basag. Si Sanford. Sakto 11 seconds, 9 seconds, magkakaroon na nga ng objective. Pero nasipa pa nga, free hit pa rin kay Benny Cutie. Enak ba ang damage? Pero masipa para kay Yawi. Pero Cyclone Eye at pipigilan pa nga mukhang counter kill para sa AP friend. Pero ito na nga ang sinasabi natin na view pipilitin. Ooh. At mapapasok pa nga doon si Yawi. Sanji, medyo kapipilitan na mag-flicker out habang si Cardis is kadush. Kuha lang ng third kill. Di ba? Benny Cutie, makukuha na rin na Super Marco with a kill. Wow, limang members mula sa AB Brand pinagtulong-tulungan. Inisa-isa na audition ang Echo doon. Gusto lang sana niyang maghanap ng maliligaw o yung mahuhuli sa pila. Tapos biglaan niyang aatakihin. Nabato niya yung shuriken eh. Kaso natuto na si Super Marco. Nangyari na yun kanina. So, pacheck guys ng demo, please. Silip nga muna. Pinauna niya talaga eh. At saka nabato niya yung ano eh, yung malaking shuriken eh. So, nag-idea dito. Okay. Ay, mag-isa na ka lang pala. O, sige, bigyan natin. And maganda ito para sa kanila ha. At least kahit paano may death na. Itong si Benny Cutie pero may pagbasag na gagawin sa baba. Looking at the position of Echo right now, mas gusto yata nila kumuha ng kill sa top lane. Hanggang si Yawi with the conceal, umaamba, pero alam ni Ogwin na nandun, quick agaw lang din naman. Tsaka yung mga conceal, ganitong usually na ginagamit, parang panakot din minsan kasi naririnig. Uh-oh. Na parang, oh, eto na, magko-conceal na kami. Uh-oh. Alam mo may plano. Alam mo may gagawin. Clear minion lang, boss. Yung pala. Shun po, para kay Yawi, ready agad. Pagdating na ngayon, sino? Sino dyan? Sabi ni Yawi, uy, may humahabo sa akin. Sabi ayan. Kay Carl, oh, sino dyan? Na, turo mo. Kompleto na ang mga tropahan ng AP Brenna dito sa may top lane. Talagang kapit na kapit doon sa may Torre sa top. At alis na lang muna ulit. Yeah. Ganto yung magiging ikot eh. Ganto yung magiging story ng laban na ito. Kung sino yung unang mabibitaw ng mga skills, siya yung matatalo. Pero ito na heavy spin. Saktong-saktong heavy spin. Samama pa na Dragon. Tapos may pagsuntok dito para kay Flappy. Si Supermark on target nila. Medyo magulo. Teamfight na nakikita natin. Meron pa minawal Yuri. Pero Sanford is down. Sa kamay dito ni Pew. Tapos si Owen is first off. Hindi na yata makakatakas pa. Kasi si Yawi patay na rin. Double kill na. Para dito kay Kapitan. At pwede pang dumiretso din sa may middle lane. Pero sabi ni Benny Cutie, parang pwede yata munang mag-cut na minion wave. Pero nandun din si Flap TZ para dumipensa. Oh no, Benny. Nakatapon din rin dito. Ano oh no! Gamit, pero lima na na. Apat! Oh! Lima! And apat lang. Unstoppable na ngayon na para kay Pew sakto. Benny Cutie pa ang kanilang mapapatay. Apat lang pala yun. Okay, sige. Ayan, AP friend. Nakakuha na naman ng death dito si Benny Cutie. At ito yung magpapabagal ng pag-scale ng isang carry.
Buti na lamang hindi muna kinuha or pinuntirya ng AP Bread kasi alam nila na kumpleto, halos makukumpleto na rin ng Echo. Hawak pa rin nila dito yung kalamangan. At si Yawi, nasa Yawi Bush na naman ha. Ayan na. Nasa Yawi Bush na naman siya. Magagamit na yung term na Yawi Bush kasi naglalaro na talaga si Yawi at this moment. At this is gonna be deadly for AP Bren knowing na si Super Marco wala siyang, ano dito, wala siyang Purify. Yeah. Naka-flicker lang siya. So kung dadaan man siya doon, which is di naman niya most likely gagawin ngayon at this time, kasi binaburst daw ng Echo yung door. Magpapakita sa baba itong si Benny QT. Ngayon, 11K yung buhay. Black Dragon 4 na gamit. Para dito ituloy yata si Lord. Okay, si Caldeezy dito. Halos mawala na ng buhay. Meron pang dragon at knock-off coming in from the Lord. Kanino nga ba talaga mapupunta? Meron Heaven's Bane para dito kay Caldeezy. Sakto makukuha din niya. Wow. Yung Lord nas aalis pa nga. Pero Flapdeezy, Cyclone Eye, magkakaroon ng habulan. Habang sabay Vinted Lane, Sanford mamamatay. Pero bago yon nakakuha din si Sanford ng kill. Okay. AP Bren pwede mag-push sa may mid lane pero tatlong players ng Echo ang nandito para dumepensa. Round 2 ba sila dito? Benny QT and Sanji na nandun pa rin. Habang mabilis lakli lang ang gagawin dito ng Echo, ano nangyari dun, Joshi? Not just that, hindi lang yung pagkakastil, pati yung natulak na din yung bottom lane. Look at that. May minion wave sa paparating for Echo. Now, what happened on the Lord fight? Ang ganda't sumakto na rin yung heavy spin na ginawa na naman ni Caldeezy. This is what to expect sa matchup ng isang Akai at ng isang Baksha. Sumakto yung ipet, napalayo si Caldeezy, therefore Caldeezy has the freedom to take that Lord down. And not just that, nandun din yung threat ng sipa ni Yawi, nandun din yung threat ng dragon ni Sanford. And nung nakita nila na hindi na kailangan ng mga resources na yon, it's go time for them na gamitin na lang natin paghabol after the Lord take. Okay, Yawi ha, nakita na siya dun sa may Pixel Bush. Caldeezy, andun yung sipa! Sakto flicker para sa kanila! Meron pa ditong terrified para sa side na Echo! Caldeezy! Makukuha dito ni Benny QT tapos story sa may middle lane! Heavy's Bane ginamit na din ni Caldeezy. Take note na na-defense na yung Lord doon sa may bottom lane pero meron pang poke! Pakalito kay Sanji! Sa ilalim ng torre pero meron din namang Netherrealm! Para dito sa AP Bren, depensa para sa Hive! Tatlo ngayon ang naiwan para sa Echo! Nice team and 7-0-3 para sa idol ng mga kids! Napakagandang laro ang kanyang pinapamalas! Sakit na rin ang mga pokes, Benny QT dito naka-prehit siya kanina against Caldeezy. Magandang attempt, bagsak lahat ng outer inhibitor turrets dito ng AP Bren. Pero hindi pa rin posible, imposible to para sa AP Bren. Nakita natin yung potential ng composition na meron sila. Caldeezy ang naging sakripisyo, pero Super Marco at CPU kumakati na. Alam mo, gusto ko yung idea na ginawa ni Sanford ni Sanji. Pinasa nila, naabotin si Super Marco, but then few happened. Yung crucial Netherrealm na naman just to save Super Marco's life and not just that, for counter kill na din. Nakuha ng dalawa, pero wait, Yawi. Si Flapdeezy nakita doon sa may bandang Getty. Kaya naman, Benny QT makakakuha ng kill. Parang basketball lang, boss. Ang ganda ng alley-oop play. Ito yung sinasabi natin kanina eh. Hindi nila ito magawa kanina kasi Binotor si Yawi. Gagasasin mo yung Minowas Fury para lang mag-takedown ng isa? No, sir. Ngayon na nakachow si Yawi, alam na nila yung gagawin. May nagpapakitang pakito, bigyan agad natin. 17 seconds. Aabot naman si Flapdeezy though. Pero ang gagawin ng Echo, ulitin lang ulit yon. Kung sino yung naliligaw, bibigyan na lang nila ulit. Yeah, ang ganda ng pinapamalas dito ng AP Bren at Echo. Pero again, yung mga sipa ni Yawi, sobrang crucial talaga. Namimili na lang sila eh. At alam niya na kapag sumipa siya, may follow-up kagad. Pagulong. Nasa Yawi Bush itong si Yawi. Oh, sinilip na rin ni Caldeezy just in case. Alam na niya eh. May Yawi Bush na eh. Oh, kailangan munang suyurin lahat ng mga bushes dito sa ating laro. So 30 minutes and 30 seconds for this game. Nakapwesto lahat 1.5 or 1.4K gold lead para dito sa Echo. Pero nakita natin yung potential ng lineup ng AP Bren. Pwede siya pumasok anytime with the Flicker Minowans Fury pero depende pa rin kung ma-force na yung heavy spin. Oo, nasa paligid lang. Tinan mo, halos magkatabi si Benny QT at si Yawi. Kasi alam nila na kapag may nag-clear any moment, conceal tapos sipa para dito kay Yawi at pwede magbago ang takbo. Sino bang makakasalubong? Marireveal dito kung nasaan nga ba nakapunta. Okay, alam din ng AP Bren. Sabi nila parang delikado yata pag ipilit natin na gumawa ng play. Kaya marireset na rin ang Lord. Hindi, sasaluhin ni Caldeezy at meron mga pokes. Para ito kay Sanji. Meron nag-clear na minion wave or nakaabang by the way si Benny QT doon sa may rush sa may middle lane. Para pag may nag-clear. Nag-DP out itong si Yawi pero mabilis lang siya makakahabol with those dashes
Flap TZ ang naatasan na mag-clear. Pero may sipa sila na gagawin. Balik uli sa pag-clear ng gitna itong si Benny Cutie. It's all about the position. And ang ganda ng position na four members mula sa AP Brand. Teka. Kumpulan dun sa may death push. Ako. Parang pareha sila ng ATS si Sanford. Nag-check! Kakayanin ba na kanya sustain? Meron din naman Netherrealm para sa kanila. Kaya naman Sanford mamamatay na. Meron pang heavy spin para kay Card DC. Pero may knock-off dito. Benny! From Ogwen! Card DC! With the Nordic sa mapala legendary! Para dito kay Few at diretso na nga ang Hive! Meron pang dominant size para kay Flap TZ! Ang taas ang death timer dito, 20 seconds para kay Sanford. Siya ang pinakamababa. Andun ay mga recall! Sasabay lang si Carl. TZ versus TZ. 30 at seconds. At ito mga knock-up. At mukhang hindi na nga yata makakadepensa. Oh! Carl TZ is down! Meron pang minion wave dito ang AP Friend. At unti-unti na nga ang magpupush. At para sa laban na ito, si Gauheim! AP Friend!